Okay. O, so, tama naman. Tama so, alam nyo na. Ito na, again. Tinan mo, parehas man checkered yung jersey, oh. Oh, di ba? Ay, ang tingdalang eh. Ay, oh. Kakaibang connection. Pero ito na, guys. So, blue side natin, it's gonna be RSG. Led by Coach Pandit. Para naman sa ating red side, it's Echo led by Coach TikTok. Nerespeto yung Nolan dito ni Coach TikTok. At yung Matilda na rin, pero nerespeto din yung Arlott. Oo nga. Ayaw pa rin talaga pag-Arlott. Oh, mahirap talaga. Siya. Parang gulat to kasi kung mababalikan din natin nung huling nagtapat ang Omega at ang RSG, parang prayo talaga nila ang Arlott eh, nung mga panahon na yon. Pero sila na mismo ang nagtanggal this time. Oh. That leaves, possibly yung pinag-uusapan pa rin natin na Kari, mukhang bukas pa rin naman siya to this point, no? Oo. Ay, ako ang bukas dito, si Nobi. Si Nobi, si Nobaria. Ah, si Nobaria. Nobi. Alam si Nobita. Si Nobi, oo. Biro. Yun din yung pagkakaitin. Kasi tama ko kung sino yung Nobi mo. Ito mo ah, si Sanji, medyo iba talaga mag Nobaria yan. Pero si Aqua. Ay, oo nga pala. Si Aqua, pag Dr. Jones yan, yan ang Dr. Jones ng MBL eh. Oh, tahimik lang pero... Tahimik lang pero matindi yan. Para sa akin, isa sa mga underrated mid laners. Ayun na nga. Si Aqua, ayun, nerespeto. Nerespeto na si Nobi. Si Nobi, nerespeto. Oh, yung... sabihin na natin, sobrang bilis pa rin kasi talaga mag-clear ng Ningin Wave ng Novaria. Tapos grabe pa yung sabihin na natin vision na kaya niya ibigay. So, ano ang open na hero para dito sa RSG? Mukhang yun ang sinasabi natin na Ruby, actually yung Kari open. Pero same lang kung ang isipin natin yung Joy din. Pero the last time kasi nakinuha ng RSG yung Joy ay parang hindi masyadong naging favorable sa kanila eh. So, mukhang medyo chine-change up nila. Yung kanilang draft this time, parang pupunta muna sila sa talagang back siyang makuha. Sa paang unang bumunot ng Baraha ay walang iba kundi si Demon Kaito. And I summon Baksha. Sinamo na yung Baksha. Si Baksha yung napili. Ito, regular season MVP matchup. Si Demon Kaito ang MPL MYS12 regular season MVP. Oh. Ganon din. Diba, sabi, si Carl TZ. May something talaga eh. Pili ko, pinagkaiba na lang sa dalawa is yung hairstyle eh. Hairstyle na lang kasi si Carl TZ, di siya papayag na hindi siya kulot. Oo. Oh. Yung something natin, umabot na siya sa ibang mga players kasi napakaraming something. Oo. Oh, oh. Tapos ngayon, naging sagot pa, napunta pa kay Benny yung Kari na pinag-uusapan ayan natin. Ayan ang habay sinasabit, binanggit nyo kanina. Yan yung Kari. Yan yung bagyong Benny nung M4. Oo, binalik pala, niya no? Din. Binalik niya din, tapos may Ruby pa. So hindi pa naglalabas ng Baraha si Karurito. Si Demon Kite pa lang ang unang naglabas. Oh. Ay, naku, parang nakita natin to kanina. Grabe. Ito din ba yung lineup kanina? Oh. Nung Series 1, tama ba? Bridge? Parang yung back siya si Angela natin ngayon, eh medyo nagiging matunog sa mga ano. Teams. Ha? Parang trio combo na ngayon, hindi na duo-duo combo. Parang ito, back siya si Angela. Back sila! Oh, back sila. Parang road to back silog. Pero yeah, jokes aside. Ito talaga eh. Ito talaga ito eh. Ito yung bagong combo, no? Parang anong order mo? Baksha! Ito na eh. Kasi usually duo lang kayo eh. Pero pag nag-trio rank kayo, ito na yung combo. Alam nyo na guys. Alam nyo na. Kaya talaga tayo nanonood na MPL Philippines para matuto din. Para sa tagumpay. Para sa tagumpay. Oh. Para sa mga nag-RG dahil nag-reset din. Yes. Ang season. Oh, kaya para maka-rank up kayo, kailangan tumutok kayo. Baksha combo. Yung mga nag-mimid sa amin dyan ha, si Queen Harriet, yan ha, Angela, pwede piliin yan. May pag-shoutout. Oh, yung mga rank games, sakto, gamers dyan. Dumaan din kanina sa mga magigiting. Angela, Sisi, Baksha ha, yun yung combo. Oh, yun yung mga magandang gamitin sa mid. Ayan, shoutout sa mga nag-mimid. Pero ito, Harith, hindi natin may kita para din sa ating game. Binanyan ng Echo. So, okay, tinatanggal nila dito yung mga... Ang hirap kasi talaga pag Kari, tas Harith yung ka-lane mo. Nag-gold lane kasi si Harith eh. Oo nga eh. Parang ngayon, dahil sa nakikita natin, ang next possible option talaga para kay Kusei, yung let's say the Bruno, kung iisipin natin. Or talagang so far kasi medyo Bruno at Kari usually ang kanyang nagagamit. At other than that, hindi pa siya nakakapaglabas ng iba pa nating ine-expect na hero. Pero maganda yung sagot na nasa kamay ulit ng... Echo yung X-Borg. I think to this point, yung Ruby X-Borg, hindi natin sobrang malalak kung saan nga ba nila ilalagay eh. Pero kung yung flexibility lang nung ultimo X-Borg, hindi mo alam kung kay Carlito siya mapupunta or very kung flexible. Oo, baka iban. Baka pagdating sa dulo, magugulat ka na lang, ay, mayroon pa nga
kailangan palang gantong hero. May export flex pala eh, no? Oo. Yeah. At ayun ang isa sa... Ayan ang magandang laban. Oh. Ayan, ang, ayan ang maganda, isa sa mga laban ng RSG ang at Echo. Oh. Si Ye laban si kay ano? Kay Mima. Kay Mima. May ganun pa palang side quest. Oo, oh, nakita ko din si Ye tsaka si Mima kanina. Mamaya makikita natin si Mima naman. Isa rin yan sa mga part na humubog sa MPL Philippines, yung community. Oo naman. Natin. Oo naman. And speaking of community, meron na rin community na medyo umaayaw kay Tigreal dahil ang hirap din bad katapat. Bad bits, oo. Gagamitin pa ni JP. This time, si Light, ay iniintay natin kung ano yung hero niya. Ayun na to, ayun na. Ayun, ay, umisa. Umisa, dumaans moves, oh. Wala pa yan, pero ay, nagsisimula parang, na agad. Parang pinapasa niya, nagkaka-connection na sila ni, oh, ano, parang masama ang tingin, ah. 4 PM. Ay, parang ang sama ng tingin. Ano yun, handshake yun? Kuma-handshake, ah. Handshake yun, handshake. Ano, may konting sigalot na pwedeng magsimula. Sigalot? Jokes aside, ito. Ano yung next na hero? Okay, makakakita tayo ng, wow, Valentina! Para sa Echo. Iba to. Iba na ang gagamitin niya. Ni Sanji, oo. Oh. Win or games siya ata tayong nabarya, eh, no? So ito, iba na talaga. Binan na nila eh. Oo, oh, binan nila eh. Sabi, ayaw na namin. Wag na, nag-MVP naman ako nung week 1 eh. Pero ano yung, okay, ano yung maganda niyang IMU dito? Yung heart guard? Possibly. Oo, no? Parang meron silang magiging karagdagan. Kung iisipin mo ang export na may Firaga, tapos meron pang heart guard na kasama, eh. Medyo maganda-ganda talaga or promising kung ipapang front at ipapang zone mo na dito sa lineup ng RSG. So mukhang yun na nga ang naging next option or second best option dito ni Kusei. Inilabas na nga, which is yung Bruno. Maganda rin yung heart guard na gagamitin or ipapangbantay sa kanya. Pero as for Light, ano ba? Minuto. Ay, kaso ni Angela na sila eh. So, oh, ay, edit. Action. Yun na yung panghuli nila, yung edit. Ayun na ba? O nga pala, nung mga panahon na kakaunti pa lang po ang gumagamit ng edit ay talagang si Kuya Light ang isa sa mga gumagamit. Iba to, ah. Ilalabas ba ni JP ang Cho? Ay, di, Ruby pala. Ruby na ata siya dito eh. Or pwede rin kasi XP... Ay, naku. Pwede rin kasi XP Ruby eh. Oh, no? Pwede XP Ruby, pwede XP Xborg, Xborg Lane, basta. Dragon kaya, Dragon. Pwede pa nga eh, actually. Dragon. Doon tayo magtataka ngayon kasi flex pa talaga yung Xborg and Ruby. Nahawak-hawak nila actually. Pero... Oy! Baratsu. Baratsu! Baratsu. Okay. Okay, so sinamo na ni Carlito ang Barat. Ah. Walang ano, walang spada na mangyayari dito. Walang assassin versus assassin. Oo, magsistick sila sa mga utility pa rin talaga. For this parang in the end, ang manalo talaga, ang pinaka magiging standout dito o deciding factor sa matchup ng dalawang junglers natin. Kung paano yata nila susuportahan at aalalayan yung kanilang mga kupunan gamit yung mga utility junglers nila. Tsaka ano na to, pag-alingan din ng vision, kumaga, yung information na pwede mong ibigay pagdating doon sa ating laban. So aside from the fact na parang medyo light ang take natin para dito sa ating laban, talagang maging intense ang ating game dahil this is the star match of the day. So shout out sa mga viewers natin nakatutok para sa papalapit na bakbakan. Bilang pasasalamat, abangan nyo ang mga ilalabas naming code. Pwede nang i-redeem sa inyong MLBB app para sa hero skins at tournament chess. May mga naka-redeem na kanina, baka ikaw na lang ang hindi. Oh, isipin mo, napakaganda na ng laban natin at narinig na rin natin ang sigaw ng ating kasamang community para sa ating laban. This is game number 1, Echo laban sa RSG. Press 1 if Demon Guy, press 2 if Carl DC. Comment nyo na yan. Matagal nang gustong bumawi ng Echo laban sa RSG. Lagi silang hinaharangan sa kanilang mga gustong mangyari. O isipin mo, dumating ka na sa point na lahat ng mga SOCMED ay nakaabang kung mababreak nyo ang isang record. Kung makakagawa kayo ng history sa MPL Philippines, pero napigilan yan ng RSG. Last time na nakita kong nanalo yung Echo nung ano pa eh, MPL Season 11 semis pa eh, lower. So medyo matagal-tagal na rin yan. Medyo matagal-tagal na yan. Naabutan mo yan, Chantel. Oh, naabutan mo rin yan. Manjin. Seasons back na pala ang mga pinaglalabanan din at yung history talaga na meron ang dalawang kupunan natin na mukhang ngayon ang ating pinaka-aasahan muna talaga sa early game ay mga
medyo maiingat na folks lang na naman kung objectives ang pag-uusapan considering the very utility jungler-centric na composition na meron na naman yung ating dalawang kupunan. Tamang alalay, tamang bantay, at mukhang aasahan pa nga natin na yung pinaka magiging pagkikita talaga nila ay kapag ka nandoon na nga tayo sa bandang 13. Oo nga, kasi parang isa na sa naging discovery natin is yung mga folks or yung poke lang tapos pagdating doon sa objective ay walang gagawin. Parang yun na nangyari at nakita natin dito sa may top lane pero bottom lane parang iba yata. Okay. Storya. Aba, aba, aba. May mga abaan na kagad. Uy, nagkita si si Carl Tizzy at si Demon Guide. Nagkakaikutan, o. Uy, Carl Tizzy muna. Okay. Parang kailan lang. Iba yun, ha? Iba pala yun. Pero yun na nga. Nag-pokes coming in from both of the junglers. Parehas ang plano ng dalawang team na ito. Yeah. Nakaabang din sa may pagong if ever. Alam mo yun, dumating na tayo sa point na lahat talaga ng mga pwedeng entry point, exit point ay inaabangan natin mga players. Take note na hindi pa level 4 si JP para din sa atin laban, pero level 4 na si Live. Okay. Finally, magkakaroon natin ng laban dito ay nagkakasugutan na. Nagkalooban dito sa my turtle. At ang unang mawawala ay si Nats. First blood para kay Carlito, pero sino makakuha ng turtle? Walang iba kundi si JP. At doon na naig ang mga Orcas. Dahil dyan, apat ang namatay para sa RS. Shit, mukhang dediretso pa dito sa jungle area si Cartes and the rest of the players of Echo. Mukhang nakita naman natin yung plano talaga, especially coming in from Nats na hanapin at targetin yung mga gustong bawasan. Pero mas pang malawakan kasi yung sakop at yung nabigay na impact dito ng export ni Sanford. Mas marami siyang natamaan na bawasan and eventually, yung naging last insanity or yung clutch talaga doon na damage na nagmumula pa doon sa iba pang miyembro. Nakita mo kung paano nila clearly na ipanalo yung teamfight na yun eh. Oo nga no, parang si 40 nga ang naging dahilan doon. What a zone! Oo nga, tsaka ito, Jungler Punisher. In their 4 games, Echo lang po ang kaisa-isang team na nakapatay ng opposing jungler in the first 5 minutes of the game. Iba kasi yung threat ng mga Orca eh. Hunt as one nga eh. Yun yung kanilang bagong motto ngayon eh. Hunt as one, bawi as one. Oh, parang ramdam na silang sabihin na natin more on aggressive. Kasi kung hindi tayo maging aggressive, hindi natin makukuha possibly ang objectives. Kaya naman 4-0 agad para dito sa ating laman at patuloy lang na nagja-jungle dito si Carl Tizzy. At parang gusto talaga nilang kuhanin kung nasan si Kosei. Kita nila si Kosei, missiles will miss. The Echo will try to attempt to push the top side. Tower. Yes, ang laking threat ngayon na nabibigay ni JP with so far 100% kill participation dito sa kanyang kupunan. At napakalaki ng impact na nasabi natin kanina na talagang tinry nila nakuhain agad yung early level 4 na nakadagdag pa doon sa naging factor kung bakit naging maganda yung advantage nila doon sa turtle objective. Na ngayon ay mukhang agarang convert na rin ang gusto nila dito sa top lane. Oo, parang talagang sa itaas kasi apat na players yan. By the way, ng Echo ang nandirito at kinuha pa nga with IMU yung ultimate dito ni Light. So, parang ibang rotation ang ating nakikita para dito sa Echo. And more on calculated sabihin natin na. Pero RSG, alam din naman nila kung ano yung pwede nilang pagsabay against Echo para dito sa ating game. And sabi ng Echo, sige kunin na natin yung turtle dahil nakuha na natin yung space sa top lane and even in the middle lane. Roll out na muna si Demonkind. Naramdaman nila dito na parang naghahanap muna si Demonkind. Okay, kailangan natin malaman kung saan nakapwesto dito yung mga players ng Echo. Pero ibang players ng Echo nakapwesto din dito sa may pagong. Dumati na tayo sa point na yung pagong ay talagang pag-aagawan itong talaating dalawang kupunan. Kailangan na muna, ayun yung Yo-Yo Miss ay lalabas. At ngayon, pumasok na yung Angela dito kay Natsi. Natsi nasa lulaan. Pero sino makakakuha ng turtle? Walang diba kung si Karorito? Pero mawawa rin si Karorito dahil makukuha si Demonkind. At ngayon, buhay pa rin ang RSG. 5-man RSG is alive. Mukhang nakabawi sila dito dahil sumubo pa si Demonkind. Aboy-aboy lang para kay Sandcore Flicker. Untog si Sandcore pero okay lang. Dahil sabi ng RSG, goods naman tayo sa exchange na yun. Pero kamunti ka na makuha si Sanford nung moment na yun. Ano bang pinaka naging importanteng moment dun sa laban na yun? Mukhang nakita naman natin yung difference ng kapag ka natanggalan mo agad ng threat yung isang expert sa team fight na naagaran nakita rin nating binasag yung Piraka Armor. And at the same time, bukod sa natanggal na nila yung threat na yun, ay nakita natin kung paanong na-isolate dito or na-focus fire nila etong damage nila onto Carl Tizzy. Nasabihin na natin kahit nagkaroon siya ng additional regen kasi nagawa niya talagang hanapin dito or gamitan ng Detona's Welcome. Etong ang si Demonkind, yung oras niya na nagbabad doon, na-punish na agad. Okay, Demonkind, papanatan. Tamang kotong lang kay Sanji. Flicker out para kay Sanji. RTC nandito para makabang. JP, conceal.
Abang lang. Abang gaming. Pero nakita natin dito, no? Alam din dito ni Sanji na anytime may pwede siyang bigyan. Kaya ginamit niya agad dito yung kanyang flicker. Kasi sayang nga din naman yung magiging edge niya on the passive of Valentina. So, 4 muna ating score. Consistent pa rin. Dito ang echo sa kanyang kalamakan. Pero sa consistency sa may bottom lane. Ayan lang! Kasi Sunport ngayon ang ginugaw. Alam nilang walang flicker to. Sunport. Mawala yung Praga Armor. Pero the pokes are real mula kay Nats. RSG. Sila ngayon yung nagiging gangster. Alam mo, feeling ko parang yung RSG ngayon yung team na nagtitimpe lang saglit eh. Hayaan nyo muna. Sige, hayaan nyo. Oo, hayaan nyo sila. Mamayaan natin yung bibigyan. Kumbaga, hayaan mo lang. Let them hate, kumbaga. Parang ganun nga yata yung nangyayari. Pero Echo, hindi nila binibigyan ng chance ha, dahil makakasira na naman ng Torre. Pero sabutan lang pala, even bottom lane nakasira din ng RSG. Sobrang trade lang ang nakikita natin ginagawa ng both teams eh. Wala pang sobrang nakakuha ng advantage apart from yung kills nga na ngayon ay currently in favor naman ng side ng Echo at mukhang magkakasalubong at magkakatagpo nga na naman yata ang dalawang kupunan natin dito sa paparating na turtle fight. Medyo pinipwestuhan at kinukuhaan na ng impormasyon ng RSG yung mga nakaantabay na miyembro ng mga orca dito sa turtle. Nakapwesto si Karo rito, si Demon Kaito nakapwesto rin. JP will try to pull. Pero eto na last insanity! Nilabas si Santona! At kayo si Sanford namamayagpag lang ang kanyang aboy-aboy. Medyo magaling yung laban. Kumagat si Carlito. Sino pinanatan niya si Demon Guide? Pero medyo mapaklan ni Lua agad. Kaya nandun si Light na pumanat. Habang pumawa, washing lang. Si Benny Cutie mula sa likod. At doon na naig ang bagyo ni Benny Cutie. At yung mga tampol ng Echo ay naririnig nyo na naman muli. At isang mabilis na kukuha ng Echo. Ito pa kong no contest from the Raiders. At mas lumulobo pa ngayon ang kalamangan. At nakita natin nabuhay pa si Sanford na naman nung moment na yun. Ang laking bagay ng nagagawa dito. Natipid din eh hanggang sa napaka-crucial na moment. Nagugulatin na lang yung mga tumatakbong papala yung membro ng RSG with another last and another crucial last insanity. Nababalikan natin ng sama-sama dito sa ating magiging mabilisang replay na talaga namang nag-attempt sila maghanap ng information. Pero dahil nga doon sa nasimulan nila na engage na poke na sila ng sobra at tuluyan, maganda man yung naging attempt ni Demon kahit na talagang makahanap ng kasagutan, nakahanap lang din ng pwesto etong si Benny Cutie na naka-free hit at nakakuha ng kauna-unahan niyang kill. Oo, tsaka nakita natin doon parang sa kalong ni Carl TZ nung walang buhay mga players, nakita na si Carl TZ, Barats, okay, mag-flicker out tayo sa likod niya. Kaya naman isang mabilis makakakuha ulit ng panibagong objective dito, ang Echo against RSG. So inaantay natin ngayon yung pag-init naman ni Kusei. Sabi natin, Kusei is the way. Mukhang sa kanya, nak-invest ngayon ang RSG pagdating doon sa may late game na damage. Parang ang hirap din kasi kumuha ng pwesto kung ikaw si Kusei. Unlike kasi yung carry, yep. Mas mabilis kasi mong magagawa yung pag ano mo eh. Kumbaga yung carry, pag nag-spinning light wheel, pag nag-spinning light wheel na yan. O nga pala. Ang bilis eh. Yung sa ano kasi, yung sa Bruno kasi kailangan mapwesto mo muna yung sarili mo na maganda kasi nasalubong mo pa kasi yung bola. Oo, sasalubungin mo pa. Ayan, kagaya niya, nakikita natin na kailangan mo nang salubungin para yung crit damage nung, yung sa mecha legs ay maramdaman. So ngayon nakapwesto ang Echo dito sa may purple buff. So pinapalitan nila yung mapa dito ng RSG. Makukuha, ay hindi, nasecure naman ni Demon Kaito. Tignan natin. Pero grabe na yung panggugulo. Mala Japanese. Ginagawa nila. Oo, yung film natin. Actually, kanina pa natin nararamdaman, kada rotate, medyo na tataasan na rin natin yung mga bosses natin kasi ganoon na lang yung intensity na meron. Yung dalawang teams natin na parang magkatitigan lang sila, nararamdaman no, may pwedeng mangyari talaga eh. Oo, may ano eh, may action eh. May balagba. Ito yung balugbugan, balagbagan. Lahat na ng bakbakan. Lahat na ng bakbakan na masasabi mo, pwedeng mangyari sa laban na 'to eh. Parang lahat ng mga pwede mong bitbitin at kalat ka rin pagdating doon sa team fight ay pwede mo nang dalhin. Pero ito na ating Lord. Nakapwesto sa ibang mga players ng RSG. Tatlo yan actually. Kasi Demon Kite and Light. Pagdating na rin si Nuts if ever. Pero sabi ng Echo, teka lang, parang hindi natin nakikita yung mga kalaban. Hantayin muna natin na lumabas. Nandito lang si Aqua sa bandang top lane dahil anytime pwede pumasok yung Heart Guard. Sanford humaharap. Sanford just popping off the flamethrower. Demon Kite with back shield unity. Okay, tignan natin. Missiles coming in. Conceal. JP na naman. Okay, muna baba natin si JP. Pero the setup is real. Para doon sa init. Ito yung shatter is real. Kaya napakaganda na naman mga kitin ko ni Jojo Blitz na meron. Yumuyuyuyuyuy na si Nats. At mukha na kuha na maganda space ang RSG. Pero may counter go. Nalaman ng mga Orcas dito. Mula ito mga Orcas. Nilalaman pa rin ba ito ni Nats? Yun pa rin yung Jojo Blitz. And this time, si Demon Kakakaito ang makakuha ng Lordo. Isan po yung mga binaba natin mga bola. Mecha Legs coming up from Kusei.
Kai! Demon Kai naharap! Sanford! Last Insanity! Pero pinap niya kagad! Ay! Nawala si Demon Kai! 23 seconds down! 20 seconds down si Carl! Dalawa na wala sa ilang Echo! 2-4-1! Doon lumabang ang mga Raiders! At nakuha pa nga ng mga Raiders! Makikita nyo na nagmamarcha doon sa may bottom lane yung Lord! Ano nga ba talaga nangyari doon sa teamfight na yun? Iisipin mo na parang disadvantage day na medyo na-focus nila yung mga resources nila onto Benny or onto JP rather. Kaso na-sustain yun ni JP. So supposedly magkakaroon sana ng way dito ang Echo para mag-re-engage. Pero ang hindi naging pabor sa kanila, yung fact na ultimo si Carl Tizzy ay sobrang bawasan. So maski yung attempt man lang na makalaban doon sa retrihan ay hindi na nangyari dahil kinailangan na talaga nila na mag-disengage ng tuluyan. Sobrang ganda nung naging overall na pag-manage doon ng RSG sa nakita nating team fight. So mamamaximize nila ng todo etong Lord na kasama nila. May expose na ang ilan sa mga inhibitor turrets ng mga orka. Grabe no, classic beautiful ML talaga. Pag naglalaban itong dalawang teams natin na Demon Kite and Carl Tizzy, showing how important it is ang mga junglers pagdating doon sa mga objective taking. 4K na kanina yung kalamangan, now down to 2K. Oh, dito mo makikita yung prowess ng kada team. Yes. Pagdating sa team fight na mukhang na-master nila. Kita natin yung disiplina na meron yung RC John. Hindi sila basta pumilit. Hinintay din nila si JP mag-conceal. Inunahan nga nila si JP eh. Para nakita nila, okay, nag-conceal na. Dahil Light ang pangalan ko, iilawan ko sila. At nahuli niya, tatlo nahuli niya sa Earth Shatter. Di ba? Biglang nagdabog eh. Parang malaminotor. Oo, malami. Ginawa niyang minotor yung edit. Nakakawala talaga sa pagka ano ba sa pagkapwesto, pagkaporma kapag ginulantang kayo ng ganong klaseng Earth Shatter na magkakasama. At doon natin nakita na medyo hindi na talaga nakahanap dito ng way ang Echo, especially under the lead ni JP na sobrang pangunahan o i-engage yung mga miyembro ng RSG dahil sila na yung sobrang nakauna dito in terms of yung pagbawas, in terms of yung pag-talk. Tapos nung naka-entry or nakapasok nga dito sa naging team fight si Nats na talagang tinarget o tinrykuhain dito si JP, ang laki na rin nung naging impact noon kasi siya sana yung pinakataga crowd control din o tagaharap at tagapigil, pero dahil nga nawala na yun, na-expose na rin ng sobra kasi etong sina Carl Tizzy and yung ibang mga crucial members dito ng Echo, so naramdaman na nila dun kung ano yung kayang gawin ng RSG o kung ano na yung naipong damage na meron sila. Alam mo ngayon na tumatagal yung ating laban, 13 minutes almost 14 minutes, gusto kong malaman sinong team ba talaga ang lamang pagdating sa late game. Kala mo, tingin ko ang sagot dito, parehas lamang. Parehas pang late game. Parehas pang late game. Sabagay. At ang panalo dito ay ang audience nanonood. Kasi kanina, kung wala man tayo masyadong action na nangyari, ito purong action eh. Action Jackson. Action Jackson. At ako, personally ha, kung ako lang bibigyan ng opinion ha, pagandaan na lang pumindot. Pagalingan na. Paramihan din ang mga pwede pang mapindot. So, ibig sabihin, kung ikaw ang RS Gen even Echo, hindi mo gusto na magamit agad yung mga resources mo as much as possible. Okay. Gusto mo na pagdating doon sa may dulo, meron ka pang pagkakabitan ng lakas. Meron ka pang pagkakabitan ng skill. Hindi ka pwedeng magpabait kung ikaw na yung nasa posisyon talaga na parehong kuponan na ito. Kung ano yung spammable, yun yung pwede mong i-risk na gamitin at this point. Na ngayon ay makikita naman natin, mga flamethrower mula dito muna kay Sanford. At hindi nga sila nagkakakitaan. Walang kahit anong impormasyon na hawak-hawak ang dalawang kuponan sa kung nasan yung ibang mga miyembro, yung mga taga setup, sina JP, sina Nats, hindi pa nila nakikita. Yeah. So ngayon, sobrang ingat lang na nakikita natin. Nasayawan dito sa dalawang to. Ang difference maker lang dito, yung Angela eh. Kasi yung Angela pwedeng nandun lang oh, sa may bandang Moa Butch, sa bandang South. Nasa South Bush lang, oh, yung Angela. Yung Albert Bush. Oo, si Aqua ay nag-aabang lang. Sporting 14K on the Lord. Hindi nire-reset ha. Parang same story yata para dito sa atin nilang kupunan. Oh! Godzilla! World Shatter na naman! Ginawang minuto na naman yung edit dito nilaban! Habang si Carl Tizzy, eto na ang Earth! Niluwa! At ginawang doon po sino yun! Jose! Sino sa mga wala kayo, very cute yung makakuha ng free hit! Pero mula doon din siya! Pero bumabangat lang! Si Jose mula sa likod pa din si Aqua! Love waves lang! 2-for-1 exchange na naman! Sabay naghahabol ang buong kupunan ng RSG! Ginagalawan sila JP! Si JP ay namumula at ngayon wala na siya sa kamay ni Aqua! RSG ang nagwagi! Kitang-kita natin ngayon, kakaibang pag-raid ang ginagawa ng mga Raiders. Pati Torres sa may middle lane, nakuha na rin nila. Napakagandang teamfight ang kanilang pinapakita. Para nagugulat ngayon ang Echo sa mga nangyayari. Meron pa Lord sa top lane. Grabe, gusto na nilang ituloy-tuloy itong kung ano man yung nasimulan nila. At nung kaninang nakita nating pinili ni Carl
TZ na hindi na nga yata'y lumapit pa dun sa Lord Objective. Pinili na lang niya itinatone as welcome si Nats na talagang nanggugulo dun sa mga kakampe. It would have been worth it kung nakakuha sila ng panalo sa teamfight. Pero unfortunately, apart from the Lord na nabigay na nila sa RSG, nakakuha pa ng advantage ang RSG na ngayon sumusugod na yata. Okay, okay, this time si Light yung inarangan. Si Light naman yung itinatone as welcome. Dalawa pa ba dito ang side ng Echo? Pero Light, ang ganda ng kanya passive. Nawala si Demon Kaizo. It's time to fight na ba para sa side ng Echo? Not this time. Dahil this time yung RSG magpapak. Sabi ni Line, dahil na muna natin ang Lord. Kahit papano, RSG, masasabi mong lamang na kasi nasa kanila na yung 100 gold. Oo, kumbaga kung ikaw ang ikaw ay supporter ng Echo at ng RSG ngayon, pwede muna ulit huminga dahil probably ang next na magiging teamfight natin is during this next Lord fight. Pero I might say, correct me if I'm wrong, bridge para dito sa game natin, para nagiging, sabihin na natin, at advantage is yung team na mauunang mag-set up ng play. Parang ano eh, nakakasalisihan dito si Light at saka si JP, kaya pag nauna si JP, mananalo sa teamfight si Echo. Pag nanalo or nauna ang RSG, ganun din ang mangyari sa kanila. Pinaka nagiging yung mga pang-initiate or pang-engage nila ay nagiging tila pang-sagot na lang. Kumbaga, kapag naunahan na sila dito ng kabilang kupunan, na I think ay sobrang nagiging laking advantage dahil sa maiikling panahon na talagang pinipili nila na kahit papaano ay dumepensa, iprotektahan yung isa't isa at makahanap ng magandang pwesto para in case lang na gusto nilang mag-re-engage o lumaban din ay makalaban pa. Yun din yung moments o mga oras na ginagamit nung mga taga-free hit nung kabilang kupunan para sobrang mabawasan na dito yung mga nagtatry tumakbo papalayo and at the same time umaabot sa punto na kinakaya na lang nilang i-all-in or i-commit kung ano man yung nasimulan na dito ng kanilang kupunan dahil nga sobrang nasa advantage na sila given na sila yung nauna sa agro, sila yung nauna dito sa tapang na nakikita nila capable at kaya nila. So right now, napakalaking bagay ng information talaga na nahahawakan ng dalawang teams natin right now na I think ay sobra pa nating kailangang makuha or makita from them considering na 9 seconds na lang dadating na naman yung next major objective natin which is yung Lord. May iba talaga, may underlying rivalry talaga sa laban na to. Itong Demon Kite variant ng RSG, ito yung Echo na gustong gusto at parang nanggigigil sila sa variant na to. Last time nga, nung playoffs, dito nga natin nakita, Echo man ang nakakuha ng panalo doon. Pero yung last kasi na MPLI, ang laking bagay noon para sa dalawang team na to. Kaya naman, mas confident ang RSG, lalong-lalo na doon sa mga engagement. Si Light, siya yung laging humaharang eh. Oo, take note guys, si Light ay wala pang immortality para dito sa kanyang edit, pero gano'n na agad yung kanyang sabihin na natin pagiging aggressive against Echo. Ito na naman tayo, dumating na naman tayo sa point. Ito na naman yung Lord. Nakita na natin to kanina. Mag-aagawan na naman dito ang ating dalawang kupunan habang yung Angela nagki-clear lang na minion wave. Makapal yung minion wave sa may bandang itaas. Another Lord attempt. Conceal, pinap na naman ngayon ang side ng Echo. Sila mauuna. Pero ayun, nagkahilaan. Bumaba na lang si Medicute, pero pinapanata siya ni Night. Nats na nga na magamit ng Vengeance. Medyo pumiit ng onti si Medicute, pero wala ito kagad siya mito yung Yo-Yo Blitz. Sino una makakuha? Si Sanji naman ang makakalasin ng Lord. Si Kose ang kanya pinabalasan. At ayun si Sunboard na kuha si Light. Nag-iway yung wala yung RSG. Kaya tatunahan na wala. Ito na mga Hortas hunting them down. At the Swan. That's going to be a 3-4 none. Dumipenta si Carlito sa bandang top lane. 7-12. Echo will push the towers. Para ipipilit yata ng Echo dito si Nats lang ang nandoon hamang apat na players or limang apat na players rather ng Echo na doon. Mauna na immortality si Nats at nandito rin si Akko. Madedepensahan ba dito ng RSG? Kailangan na sumakay sa Echo Express dahil mukhang papaalis na Echo with the swag, with the recalls, will take game number one. At isang mabilis, biglang nabaliktad ang ating laban. Isang objective taking lang. And Echo wins that game number one. Sobrang out of control na lang ng RSG yung nangyari dun eh. Parang nakita nating naghanap ng way para mag-engage o mauna na dito. Eto si na JP kasi nabanggit nga natin parang ang crucial na mauna ka lagi kapag may gusto kang ipanalo na teamfight. Pero the moment na mahanap ni Demon Kite na nag-conceal nga sila, inuntog naman niya eh. Parang binunggo naman niya, tinry niyang saluhin, tapos pigilan yung attempt. But then, just when tinatry nang i-punish dito ng side ng Echo, yung nagbunggo nga na Demon Kite, uh-huh. No, di ba parang I'm offended siya, binubuhos na sa kanya lahat, tapos mag-attempt na sana ng counter set si Light, sumakto din siya sa knock-up ng Lord. Oo nga, no, parang hindi nila na-consider eh. Pero ang dami mga moments na gano'n na sobrang nakakalaking tulong yung knock-up ng Lord na
OMG, meron pa nga pala nakapin Lord. Pero gusto ko lang sabihin dun sa naging laban. May kinampihan yung Lord, kumbaga. May kinampihan yung Lord yung moment. Pero gusto ko lang sabihin, para dito sa ating second series, talagang kitang-kita yung disiplina ng isang, sabihin na nating MLBB player from the Philippines. Grabe, nakita natin kung gaano din katindi sa clash itong dalawang team na to. Yes. Dahil lahat na nakita nating clash ay nag-make sense. Oo, at isa din sa mga pinaka nag-make sense ang performance doon sa ating larong yun. Isang MVP for that game number one, we have Sanji. On si parang binaliktad lang. Dati kasi iba kasi talaga yung Novaria ni Sanji. Siya pa rin eh. Ito, iba kasi talaga yung Valentina ni Sanji. Biruin mo, Valentina ang nakaka-secure din ng Lord. Oo nga pala. Kung papaano mo ba naman yun mata-timing ay hindi yata talaga biro, and very deserving of the MVP title na ibibigay nga natin sa kanya dito sa ating laban. So with a total KD of 1-1-12 na sobrang always present at nararamdaman mo yung impact na naibibigay niya, bibihira lang natin makita talaga na mayroong sobrang nagiging nag-stand out dito na Kinopia or IMU, pero most of the time nakakatulong siya sa pag-dish out ng damage dahil nga ang pinipili niyang kuhain dito ay yung ultimate ni Light. So nakikita natin na kahit papaano nagkakaroon pa dito ng additional resource or additional source of damage nga ang side ng Echo. So kahit papaano na gagawa rin nilang makipagbabaran. And katulad na lang ng mga ganitong moments, magugulat ka na lang kasi si Sanji yung parang isa sa mga members or players na hindi agad-agad nababurst down or nahahanapan ng way para talagang patakbuhin. So siya pa yung nakakagawa dito ng mga turnaround plays, kumbaga nakakahanap ng ways para makabalik ang kanyang kupunan regardless kung initially ay luging-lugi na sila. Pero despite all that, kinakailangan din natin acknowledge na it was a game na super close lang talaga. Parang kamuntikan din siyang makontrol ng RSG, and there were moments na actually kontroladong-kontrolado na nila. Yun nga lang, meron tayong mga sobrang labas na sa kung ano man yung pwede mong asahan, katulad na lang nung Lord knock-up na hindi naman yata ay basta-basta napapansin na o matatimingan considering yung intensity nung nakita natin na talagang hanap na sila sa tamang engage para makuha na nila yung panalo. Pero in the end, clearly, yung Echo pa rin ang naka-take advantage doon sa mga kumbaga out of our control na factors na nangyari din within the game. So ngayon nakikita naman natin sa ating emblem builds din kung papaanong sobrang napaka reliable din nung magiging sustain or nung kumbaga positioning na mahahawakan dito ng dalawa nating teams. Napakarami na Brave Smite din, and at the same time ang kukunat actually kung tutusin ng mga members ng Echo dito. So yung mga attempts na nakikita natin na talagang tinatry hanapin dito ng RSG yung way para ma-burst down or ma-damage lang yung mga members dito ng Echo ay hindi naman yun basta-basta magagawa din. Pero it was also all thanks doon sa na-apply na crowd control time dito ni Light na sobrang na-hold down niya yung mga members ng Echo para magkaroon ng opening dito yung mga players nila na maka-burst down. Pero hindi lang doon kasi nag-matter lahat dahil nagawa talaga nila na i-timing at gamitin yung mas magagandang mga punish contra dito. And ang ganda rin nung naging pagkakasagot doon sa damage na meron dito yung mga members ng RSG, ng Echo rather. So meron na agad naging pasagot na Radiant Armor, meron ding mga nag-build ng si Halberd. So yung mga magiging problema pa sana nakaragdagan nila in the form of yung mga heal dito na mapoprovide ni Aqua as well as yung damage na medyo magiging problema in the early game na magmumula kay Light ay hindi naman na masyadong naging problema para doon sa kanilang mga taga-front. Pero we also have to acknowledge din kung ano ang naging impact dito nung total damage dealt na meron si Sanford and si Sanji dito na kapag ka may teamfight pinangungunahan talaga nila, so we make sure din yung amount of pokes na magagawa at madidish out ay sobrang magiging enough para hindi na rin mag-hesitate yung ibang mga members, particularly si Benny na makapwesto na I think nakita naman natin din kanina ay magkaroon ng multiple attempts especially through Nats na hanapin siya ng vengeance. Napaka on point naman yung time.